Samantala, kabilang sa mga basehan ng pagsasampa ng reklamo laban sa grupo ni Cedric Lee ay yung mga kuha ng CCTV camera sa kondominium kung saan binugbog si Bong Navarro. Kabilang sa mga kuha ay ang pagdating ni Navarro sa kondominium, pati ng pagdating din ng magkakapatid na Cedric at Bernice Lee. Mula sa tanggapan ng National Bureau of Investigation sa lungsod ng Maynila, nakatutok live si John Consulta. Eksklusibo! John? Mike, natuloy na nga paghahain ng reklamo ng National Bureau of Investigation sa DOJ kugnay nga dito sa mga pinaniniwalaang nasa likod ng pambubugbog kay Bong Navarro. At ang pinagbasehan daw nito, Mike, ay ang mga CCTV footages at maging ang testimony evidences na kanilang nakalap. Ito ang screen grab ng CCTV footage sa lobby ng kondo ni Denise Cornejo noong gabi ng January 22. Makikita ang actor at host na si Bong Navarro pagdating sa kondo, naghihintay sa elevator. Nakunan din ng CCTV ang pagdating ng magkapatid na sina Cedric at Bernice Lee. Gayun din ang pagdating ng ilang kalalakihan na umakyat din sa kondo unit ni Denise. Kuha rin sa CCTV ng elevator ang isang taong nakasombrero na napapalibutan ng ilang mga lalaki. Ang taong nakasombrero, pinaniniwalaang si Bong. Ang mga kamay niya nasa likuran. Nauna nang kinumpirma ng security agency ng kondominium na dumating nga si Navarro at mga kaibigan ni Cornejo. May basbas daw na paakitin ang mga ito. Inaasahang lalabas ngayong Linggo ang resulta ng sariling internal investigation kaugnay sa insidente. Pero ayon sa NBI, kinukumpirma nila ang isang intel report na mayroong kamera sa loob ng kondominium na maaring nakunan ang pangyayari. Ayon sa NBI, ang CCTV footage at ang complaint affidavit ni Bong Navarro ang mga pangunahing basihan ng kanilang reklamong serious illegal detention laban kina Denise, Cedric Lee at iba pa. Non-bailable ang kasong serious illegal detention. Ibig sabihin, hindi papayaga makapagpiyansa ang mga akusado kapag naiharap na ang demanda sa korte. Sinikap daw ng NBI na kunin ang pahayag nila Cornejo at Lee sa pamamagitan ng mga ipinadalang supina, pero no show ang mga ito hanggang ngayong araw. Samantala, dumating naman sa NBI ang mga pulis na naka-duty sa investigative section ng SPD nang dalhin si Bong doon noong gabi ng January 22. Isinumiti nila ang kopya ng blotter at kanilang sworn affidavits kaugnay sa nangyari. May na-receive kasi akong supina to bring yung blotter. So yun yung po yung dinala ko dito ngayon araw na ito. We will cooperate with them. Matapos makompleto ang lahat ng mga dokumento, dumiretso ang team ng NBI sa DOJ para maisampa ang reklamo laban kina Cornejo, Lee at anim na iba pa. We filed cases as a result of the investigation of our team. It's up for the prosecutor po to examine and discern what we have submitted to them. And it's their call now. Mike, bagamat nakapaghain na nga ng reklamo itong NBI sa DOJ, ay patuloy pa rin daw ang kanilang pangangalap ng karagdagang pang mga ebidensya kaugnay sa naturang kaso. Mike? Maraming salamat, John Consulta.